Magandang umaga sa ating lahat. Isang malamig-lamig na umaga. Nandito na. Parang late pumasok ang malamig na hangin ngayon. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa mga kasama natin mula sa national government agencies, sa ating mga kawani ng lokal na pamahalaan, sa mga kasama natin mula sa infrastructure sector ng ating LGU. Ito na po isa-isahin. Alam nyo, nung Sabado, di ba, nag-inaugurate tayo nung Thursday ba yun? Sa rainforest, sa may bunga rainforest. Ayun, di ako nakapag-ikot eh. Bumalik po ako nung Sabado. Inantay ko na hindi masyado marami yung tao kasama si Sir Patrick ng rainforest natin. Nakita ko kung gaano kaganda yung ginawa natin. At mula sa Senior Citizens Park na hindi na butas-butas, madali nang dadaanan, hindi na madudulas ang mga seniors natin, hanggang sa kiddie playland na hindi na masasaktan ng mga bata, hanggang sa ano pa ba yung mga yung sa side ng mga admin, inayos po natin. Pero alam niyo yung nakita natin, yung Bimpec Park, bago naman po yun, pero ang nakakatuwa, siguro dalawang bagay kung bakit masasabi natin na ngayon mas gumaganda yung mga proyekto natin kumpara sa dati. At yung mga lalo na yung mga nakapag-handle ng medyo malalaking project, yung mga building, siguro makikita niyo naman mas maganda yung ginagawa natin ngayon at sa mas murang presyo pa. Iba yun, yun naman yung maganda sa ginagawa natin ngayon. Pero sa nakita ko po, habang nag-iikot, kausap ko din yung mga kasama natin sa end user at pati naman kayo. Dalawang bagay po kaya mas maganda yung mga proyekto natin ngayon pagdating sa infrastruktura. Marami pa tayong kailangan ayusin. Don't get me wrong, marami pa tayong kailangan ayusin. Pero bakit mas maganda yung mga finished product natin ngayon kaysa noon? Dalawang bagay po. Una, mas maganda yung sistema natin ngayon para sa konsultasyon. Yan ang isa. Laging sinasabi sa akin ng mga end user noon na dati, nagugulat na lang sila, may pinapagawa na sa opisina nila, may pinapagawa na sa na hinahandle nila, na hindi sila nakonsulta sa specifications, sa sukat, sa anong mga features ang kailangan ng isang building, o anong kailangan na nandun. Kahit sa loob ng engineering mismo, di ba yung problema natin noong una, hindi nag-uusap-usap ang flood control, hindi nakipag-usap sa horizontal, etc., etc. Papatayo ng building, kulang yung electrical. Alam niyo naman po yun. Ngayon, baka nangyayari pa rin, pero hindi na kasing konti na lang, kumbaga. Maganda na yung communication within the engineering department at maganda rin yung communication natin pati sa mga end users and other related offices. Sa ibang opisina, hindi lang naman isa ang gagamit. Sa ibang building, hindi lang isa gagamit. Pati coordination with building official, kahit papano. Kung kailangan man ayusin, mas maganda na po ngayon. Kaya nagiging end result ay mas maganda, mas mataas ang kalidad, at mas angkop yung ginagawa natin dun sa pangangailangan ng end user. At isang patotoo na po dyan yung bagong inaugurate natin sa May Bunga Rainforest. So congratulations Engineering Department, yung infrastructure sector natin dahil dito. Yung pangalawa, dahil na rin, siguro bunga na rin ng magandang consultation process natin and communication na mas maganda po ngayon, ay umaayos din po yung implementasyon natin. Ano pong ibig ko sabihin? Alam naman po natin na noon, kasama na rin yung pag-aayos natin ng procurement at paglilinis natin, pag-housekeeping natin sa lokal na pamahalaan. Alam naman po natin yung kalakaran noon na sagad lahat ng bid price, 99% or more, sagad sa ABC. Ngayon, nagbibid, bumababa yung presyo, at dahil kasama yung end user hanggang sa monitoring ng implementation, construction natin, ay nagiging mas mataas yung kalidad. Pero kailangan mag-ingat din po tayo, siguro ito yung isang kailangan tingnan din ng leadership natin sa engineering, dahil yung pinakamalalaki na ayos natin, yung sabi ko yung sa proseso po natin, naayos na po natin. Ngayon naman po, habang naglilinis, nag-aayos po tayo, mag-i-evolve din
ang pagpapakilala ng pagbabago, laban yan. Hindi po porket na naayos na natin ng 3 years ay wala nang magiging problema sa susunod. Alam naman po natin, hindi naman po lahat ay aligned dun sa ginagawa nating pagbabago. Kahit sa lokal na pamalan, aminin natin o hindi. Pero ang magiging danger po ngayon ay dahil open bidding tayo, makatotohanan yung bidding, meron pong ibang mga kontratista, dinadive nila yung presyo. Anong ibig sabihin yan ngayon? Halimbawa, 40 million yung ABC natin. Kung dati, automatic 39 million kaagad or more ang magiging contract price natin. Ngayon, dahil open bidding, dahil makatotohanan, transparent yung ginagawa natin, minsan minanalo na 35 million. Minsan minanalo na 30 million. Pero minsan, minanalo ng 20, 25 million. Minsan, naangalahati yung contract price sa ABC natin. Ngayon, kung kaya nila gawin sa ganung presyo, kaya nga open bidding, yun po yung batas natin, hindi po tayo nag-invento niyan, sumusunod lang po tayo. Kung kaya nila gawin sa kalahating presyo, bakit hindi? Welcome po yan. Baka mali yung estimate natin, baka mali, baka over yung ABC natin. Maganda po yan. Makakatipid po tayo. Kaso, alam po natin at alam to ng mga project. Sino po dito ay nagpa-project in charge? Taas po ng kamay. Nagpa-project in charge sa mga infra natin. Yan, andyan po sila. Kaya alam nyo po ito. Yung iba, i-undercut nila, magbibid sila ng 20 million, kahit 40 million yung ABC. Siguro kaya talaga nilang gawin yan ng 20, 25 million. Pero syempre, ang contractor, kailangan kumita niyan. Kaya nga may markup tayo na contractor's profit. 8% minimum. Pero wala naman problema kumita. Kaya nga sila magbibid kasi kikita sila. Ang problema, minsan, alam naman talaga nila na hindi nila kaya ng 25 million, magbibid pa rin sila ng 25 million. Ngayon, anong gagawin nila? Hindi naman yan papayag na malulugi sila. Ano pong gagawin nila? Lalapitan nila ang mga project in charge natin. Lalapitan nila ang mga end user natin. Sir, engineer, baka pwede yung class A na nakalagay sa kontrata natin, di naman mahalata, halos ganun din yan. Class B na lang yung ilagay natin, yung install natin dito. Baka pwede, class B na lang. Imbis na 2 million yung gagastusin ko, nasa 1 million lang. Maganda pa rin naman yun, okay pa rin, di naman mahalata, di naman malalaman ni Mayor yun. Ilagay na lang natin yung 1 million, imbis na 2 million. Yung matitipid na 1 million, pagkatiyan na lang natin, bigyan kita ng konting ano, alam na natin yung nangyayari. At yan yung nangyayari. Sigurado po ako nangyayari yan paminsan sa mga proyekto natin ngayon. Ang pagbabago, step by step. Sabi nga, ang pagbabago, para kang tatawid ng isang hanging bridge. Gusto mo makarating doon sa ideal na mundo. Pero kailangan tumawid tayo mula dito hanggang doon. At habang tumatawid tayo ng hanging bridge na yan, 10,000 tayo na kawanin ng pamahalaan, natatawid po doon, kung hindi 1,000,000 pasigenyo, natatawid po doon. Question of pacing yan, kung gaano kabilis tayo makakarating doon. At nasa sa atin po, kung gaano tayo makakabilis, gaano tayo kabilis na makakatawid doon sa papunta sa ideal na gusto natin marating. Doon na po tayo sa gitna. Huwag na tayong mag-alinlangan pa. Dire-diretso na po tayo. Unti na lang, nandun na tayo eh. Pero nasa atin din po yan kung gaano tayo kabilis na makakarating doon. Bilang mayor, bilang isang tao nagsusulong ng pagbabago, kasama po marami sa inyo, inahanap din natin yung tamang pace. At inuuna natin syempre yung malalaking kailangan natin baguhin. Pero unti-unti, habang umaayos yung malalaki, ngayon kailangan natin tingnan yung hindi tayo kontento na naayos natin na yung malalaking kickback na 20-30% ay wala na. Ngayon naman, inaasikaso natin, inaayos natin para hanggang dun sa maliliit, ano? At para tumaas palalo yung kalidad ng mga pinapagawa po natin. Sana magkakasama po tayo dyan. At iniwala naman ako na karamihan ay on board dito sa ginagawa natin, ano? At nakikita ko talagang ang ganda na. Unti na lang, nandun na tayo. Ang laki na namang improvement na nagagawa natin. Muli po, patunay yung mga improvements natin sa Maybunga Rainforest Park. Yung mga hindi pa po nakakabisita, tingnan nyo po para makita nyo yung mga napagawa na.
hindi pa naman lahat na inagawa na, no? Pero yung mga area na nagawa na makikita nyo, talagang sakto dun sa mga pangailangan natin. Hindi na ako magsasabi dun sa kung anong sinong sumubok na ano o what, pero alam na po nila yon. Pero ang importante, nakita natin yung finished product. At darating tayo sa punto na lahat ng ginagawa natin, ganun. Sana, uli po, sana magkakasama tayo na tumawid papunta dun sa ideal na lokal na pamahalaan. Nandun na tayo. Konting ano lang, ano, magsama-sama po tayo para mas gumanda pa ang serbisyo ng ating pamahalaan. At totoo ito sa infrastructure sector natin at sa lahat pa ng mga sector natin sa ating pamahalaang lungsod. Maraming salamat sa inyo. Congratulations sa lahat ng nakamit ng engineering. Ang ganda, ang dami ng improvement. Nakikita na natin ang mga finished products na napakaganda at nakakatuwa po, ano. At yun po yung testamento sa ginagawa nating pagbabago. Maraming salamat. Congratulations at adjourn na po tayo.